Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Twinkle Mapindan at ito po ang aking report sa asignaturang Life and Works of Rizal. Guro, Mrs. Sophia Ann Grospe Ferrer. Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Reyolonda, o mas kilala sa pangalang Dr. Jose P. Rizal. Panimula. Ibang pangalan, Jose Rizal. Kapanganakan, Hunyo 19, 1861. Lugar ng kapanganakan, Calamba, Laguna, Pilipinas. Kamatayan, Disyembre 30, 1896. Edad 35. Lugar ng kamatayan, Bagumbayan, Luneta ngayon, Maynila, Pilipinas. Pangunahing organisasyon, La Solaridad, La Liga Filipina. Pangunahing monumento, Liwasang Rizal. Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Reyolonda, Hunyo 19, 1861, mula Disyembre 30, 1896, ay ang pangpito sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro at asawa nitong si Teodora Morales Alonso Reyolonda y Quintos. Ipinanganak si Dr. Jose Rizal sa Calamba, Laguna. Sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad ang kanyang mga kapatid. Ang ina ni Rizal ay siyang kanyang unang guro at nagturo sa kanya ng abakada noong siya ay 3 taon pa lamang. Noong siya naman ay tumungtong ng 9 na taon, ay pinadala siya sa Binyan, Laguna upang mag-aral sa ilalim ng patnubay ni Justiano Aquino Cruz. At sa ilang buwan ang nakalipas ay pinayuhan niya ang magulang ni Rizal na pag-aralin siya sa Maynila. Ang Ateneo Municipal de Manila ang unang paaralan sa Maynila na kanyang pinasukan noong 2 ng Enero 1872. Ayon sa isang salin ng Nolimi Tanghere ni Guzman at iba pa, sa kanyang paaralang ito ay siya ay tumanggap ng medalya at notang sobresaliente. Sa lahat ng aklat ng paaralan ding ito, natanggap niya ang bachelier sa sining na may notang sobresaliente, kalakip sa pinakamataas na karangalan. Nang sumunod na taon, siya ay kumuha ng pilosopiya at panitika sa pamantasan ng Santo Tomas. Sa Ateneo, kasabay ang pag-aaral niya sa agham ng pagsasaka. Pagkaraan ay kinuha ang kursong panggagamot sa nasabing pamantasan. Pagkatapos ay nabatid na ang kanyang ina ay tinubuan ng katarata. Noong Mayo 5, 1882, nang dahil sa hindi na niya matanggap ang tagibang at mapansuring pagkitungo ng mga paring Kastila sa mga katutubang mag-aaral, siya ay nagtungo sa Espanya at nag-aral sa Universidad Central de Madrid, kung saan sa 2 taon ay natapos niya ang karerang medisina bilang sobresaliente. Nang sumunod na taon, nakamit niya ang titulo sa pilosopiya at titik. Naglakbay siya sa Pransya at nagpakadalubhasa sa paggagamot sa saksi sa mata sa isang klinika doon. Pagkatapos ay tumungo siya sa Heidelberg, Alemanya, kung saan natamo niya ang isang titulo. Pagkatapos sa medisina ay nag-aral ng wikang Ingles bilang karagdagan sa mga wikang kanyang nalalaman, gaya ng Pranses. Isang dalubwika si Rizal na nakaalam ng Arabe, Catalan, Chino, Ingles, Pranses, Aleman, Griego, Ebreo, Italiano, Hapon, Latin, Portugues, Ruso, Sanskrit, Espanyol, Tagalog, at iba pang katutubong wika sa Pilipinas. Tungkol sa pangalan ni Rizal, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Reyolonda, ang nakatalang buong pangalan ni Rizal
sa kanyang katibayan ng kapanganakan, at Jose Rizal Mercado y Alonso o simpleng Jose Rizal Mercado ayon sa panutong Espanyol, ang kanyang ginamit sa kanyang kabataan. Gayunpaman, sa payo ng kanyang kapatid na si Paciano Rizal Mercado, pinalitan ni Rizal ang kanyang legal na pangalan upang hindi siya mayugnay sa mga aktibidad ng kanyang kapatid na kilala noon bilang aktivista at taga-suporta sa binitay na paring si Jose Burgos. Magulang ni Rizal, si Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro, na kanyang ama, isa kabilang sa ika-apat na henerasyon, apo ni Domingo Lamco, isang Chinong mangangalakal na naglayag sa Pilipinas mula sa Jingjiang, Quezon noong kalagitnaan ng 17th siglo. Si Lamco ay nakapag-asawa ng Pilipina sa katauhan ni Ines de la Rosa. Upang makaiwas sa hostilidad ng mga Espanyol para sa mga Inchik, ay pinalitan niya ang kanyang apelido ng Mercado o pangangalakal. Ang pangalan ng mga Rizal ay nagmula sa salitang Rizal o kabukiran na ginamit lamang ni Francisco dahil sa isang magsasaka, alinsunod sa kautusan ni Gobernador Narciso Calaveria noong 1849 na magpalit ng apelido ang mga Pilipino. Ang ina naman niya si Teodora Morales Alonso Rielonda y Quintos ay anak nila Lorenzo Alonso, isang kapitan ng munisipyo sa Binian, Laguna, kinatawanan ng Laguna sa Cortes ng Espanya Agrimensor at kasapi ng isang samahan ng mga Katoliko, at ni Brigida de Quintos na mula sa prominenteng pamilya, ang kanilang apelido ay pinalitan ng Rielonda noong 1849. Pinanganak sa Calamba, Laguna. Si Pepe ay mula sa pamilyang masasabi ring nakakaangat sa buhay dahil sa kanilang asyenda at lupang sakahan. Si Paciano at si Pepe lamang ang anak na lalaki sa kanilang 11 magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid na babae ay sina Saturnina, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Josefa, Concepcion, Trinidad at Soledad. Ang pagkahilig sa sining ay ipinamalas niya sa murang edad. Natutunan niya ang alpabeto sa edad ng 3 at 5 taong gulang siya nang matutong bumasa at sumulat. 8 taong gulang siya nang kanyang isulat ang tulang sa aking mga kababata na ang paksa ay tungkol sa pagmamahal sa sariling wika na noon ay Tagalog. Edukasyon ni Rizal. Ang kanyang ina ang unang guro ng ating pambansang bayani. Ito ang nagturo ng alpabeto, kagandahang asal at mga kwento. Tulad ng minsan ay may isang gamugamo. Ang formal na edukasyon ay binigay ni Cristiano Aquino Cruz sa Binian, Laguna noong Hunyo 10, 1872. Si Rizal ay pumunta sa Maynila upang mag-aral sa Ateneo Municipal de Manila. Si Father Magin Fernando, tigarehistro na hindi pinayagan si Rizal dahil huli na siya sa pasukan. Si Manuel Ceres Burgos, pamangkin ni Father Burgos, na tumulong kay Rizal na makarehistro. Sa Ateneo ay ginugrupo ang mga mag-aaral sa dalawang parte, ang Roman Empire Inside Border at Carthaginian Empire o Outside Border. Si Rizal ay nakatira sa labas ng eskwelahan. Ang kanyang kasera ay si Doña Titay, ay kabilang sa isang Carthaginian Empire. Sa isang grupo ay may mga official emperor o best student, tribune, decurion, centurion at standard. Si Jose Bec ang una niyang magtutudlo. Naging emperor si Rizal dahil siya ay nanalo sa isang timpalak at nakakuha siya ng isang religious picture para sa kanyang gantimpala. Nag-aral din siya ng kolehiyo sa Santa Isabel para pagbutihin ang kanyang wikang Kastila. Mga akda. Si Rizal ay nakilala sa dalawang nobelang kanyang isinulat, ang Dolemitanghere o Huwag Mo Akong Salingin, na nilimbag sa Berlin, Alemanya, 1886.
sa tulong ni Dr. Maximo Viola at inilathala ang El Filibusterismo o mga paghalakid o pangulimbat sa Gante Belgics, 1891. Ipinahiram siya ni Dr. Maximo Viola ng 300 piso sa pagpapalimbag. Nalaman ito ng mga paglalarawan sa lipunang Pilipino ng panahong iyon. Ang mga aklat na ito ay halaw at hango sa Don Quixote ni Miguel Cervantes, manunulat na Espanyol, naging dahilan upang mamulat ang pagkakaisang diwa at katauhan ng mga Pilipino na nauwi sa Revolusyon ng 1896. Noong siya ay 8 gulang, isinulat niya ang tulang sa aking mga kabata na naging sa aking mga kababata. Nang malapit na siyang bitayin, isinulat niya ang Mi Ultimo Adios o Huling Pamamaalam. Kabilang sa iba pa niyang naisulat ang awit ni Maria Clara, Pinatutula Ako, Ang Lipit Kong Tahanan at iba pa. Si Rizal din ay masugid na tagaambag ng mga sulatin sa La Solaridad, kung saan nailunsad ng mga Pilipinong reformista sa Espanya. Sumulat siya sa ilalim ng pangalang Dimasalang at Laong Laan habang lumagda naman si Marcelo del Pilar bilang Plaridel, ang buhay pag-ibig ni Rizal. Lagi na si Rizal ay tinatalakay bilang isang lalaking may malalim na pag-ibig sa bayan. Subalit, tulad din naman siya ng isang pangkaraniwang nilalang. Siya rin naman ay marunong humanga at magmahal sa mga anak ni Eva. At dito na po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat po.